Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga pagkakasala upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumungan ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit, tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang iniligtas.
Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Nililipol niya, yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla, agad dinirinig daing ng matuwid, iniligligtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay hindi binibigo, ang taong matuwid masuliranin man sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag, ay kanyang inililigtas. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili siya o sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Pang-apat na araw na ngayon na binabasa po natin ang mahabang dialogo sa pagitan ni Nicodemo at ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kung saan matibay na sumasaksi ang Panginoon sa kagandahang loob ng Diyos. Ang sabi niya ngayon kay Nicodemo, walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Ito rin ang sinasaksihan ni Apostol San Pedro sa pagsisiyasat ng pinakapunong saserdote. Ang testimonya niya, saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob sa mga tumatalima sa Kanya. Kung inyo pong napansin, pang-apat na araw na rin ngayong binabasa natin ang pagpapatuloy ng crackdown ng mga nasa poder sa mga unang Kristiyano.
Pero gaya ng mensahe natin kahapon, sa kwento ng isang anak na nagsabing dalawang beses daw siyang isinilang ng kanyang ina. One from below and one from above. Nang siya'y ipanganak at nang ishare sa kanya ng kanyang ina na nawala ng lahat ang kanyang takot. Siya na ginugol ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa takot. Ngayong nawala na halos lahat sa kanya at naisuko na niyang lahat, wala na rin siyang dahilan para matakot. Ayun ano, nagkaroon ng napakalaking realization itong anak na ito dahil doon sa naishare sa kanya ng kanyang ina. Ang defiant na sagot ng mga apostol sa pinakapunong saserdote na ang Diyos ang kanilang sinusunod ay hindi lamang pagpapatunay kung sino ang kanilang sinusunod, kundi isang matibay na deklarasyong hindi na rin sila natatakot. Sapitin man nila ang nangyari kay Jesus. Kung naalala ninyo ano, nagkulong sila doon sa upper room sa takot. Ikinandado nila ang kanilang mga pintuan at nag-withdraw. Hindi na sila lumabas. Ang tanging may tapang lamang para lumabas at siguro para maghanap buhay para sa kanila. Kasi kung naka-lockdown ka, hindi naman nalalockdown ang iyong sikmura. Kailangan ding kumain. So maaaring si Tomas lamang ang matapang at may giting na maghanap buhay sa labas para sa kanilang mga nasa loob. Pero hindi doon natapos. Hindi maaaring matakot na lamang sila palagi. Lalo pa ngayon na ang Panginoon ay muling nabuhay. Kaya muli ring nabuhay ang pag-aalab ng kanilang kalooban. Nung makita nilang buhay ang Panginoon, nagbago uli ang lahat. Ipinagpatuloy nila ang kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita. At ginagawa nila ito ngayon ng buong tapang dahil naisuko na rin nila ang lahat para sa mahal na poong Jesus Nazareno. Wala na silang takot. At kung inyong, kung pamilyar kayo sa mga sinapit ng mga apostol, marirealize ninyo na, oo nga, sinapit din nila kung ano ang sinapit ng Panginoon. Ang iba'y ipinako rin sa krus, pati warik pa ang krus. Sabi natin kanina, naisuko na nilang lahat, kaya wala na rin silang takot dahil sumasa kanila na ang Espiritu Santo. Ano pa nga ba ang kanilang katatakutan kung sumasa kanila na ang Espiritu Santo? Kung tayo po kaya ang sisiyasatin ng pinakapunong saserdote, may sapat po kayang ebidensya na mapipiga sa atin? Huwag po tayong matakot, sumaksi sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ng simple, pamumuhay ng inuuna ang Diyos, pamumuhay ng nagtitiwala sa Kanya,
nang may pagpapakumbaba, nang may awa at habag, nang may pagpapatawad. Huwag din po tayong matakot na mahalata ng iba na yung kilala nila dating salbahe, ngayon eh, palagi nang nasa Quiapo, nagsisimba. Sabi nga nung isang pare kanina, hindi ko alam kung sino yun, ano? Nandun ako sa likod, nagpapahinga, naririnig ko lang sa speaker doon sa labas. Huwag kayong matakot, gumawa ng mabuti. Pero ang alam ko, ang paboritong linyang yan, si Father Hans, eh. Tsaka si Father June. Huwag kayong matakot na masaksihan ng iba na gumagawa ka nga ng mabuti. Dahil ito ay testimonya rin ng iyong buhay na sumasa iyo ang Espiritong Banal. Pagpapatunay na gumagawa sa iyo ang Diyos. Mga kapatid, ang pamumuhay ng may pagpapakumbaba, may awa at habag, may pagpapatawad, ay pagtataguyo din sa katarungan at kapayapaan. Itataguyod natin, dahil nasa atin ang Espiritong Banal, ang katotohanan that we share the same humanity. Iisang kapwa tayo. At dahil iisang kapwa tayo, sino man ay walang karapatang magmalaki kanino man. At sino man ay hindi dapat makaramdam na siya ay inferior kanino man. Ano ang ating pinanghahawakan na tayong lahat ay pare-parehong pinananahanan ng Espiritong Banal? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayong mga tumatanggap ng buhay na Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Sa bawat dalangin na atin pong itutugon, Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ng kanilang pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat.
ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nagsaya't nagningning, kumislap, umindak ang mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamaliw. Dinilig sa tuwa ang buong nilikha, pinuno ng aliw ang aba at ang dukha ng pagmamahal. Binigay mong sadyang matupad sa gawa ang iyong salita. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangitan nagsaya't nagningning, kumislap, umindak ng mga bituin, nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamaling. Paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at idinadalangin, pati na rin ang kanilang mga daladalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.